Isa na namang magandang araw, mga katahanan! Ito po si Mami Fem and welcome to our episode 22, How to Keep the Love Journey in a Marriage Relationship. Ayan, Mami Nardine, kamusta ka na dyan sa Tacloban? At ano nga ba, sino nga bang ating makakasama ngayon? Okay, good morning, good day everyone! Lahat ng aming mga ka-subscriber, kaibigan, kapamilya, at lahat ng kausapang pantahanan na andito po ngayon sa Alang-Alang Leyte sa bahay ng aking mother-in-law na si Nanay Emma. Huh? Hindi pala Tacloban. Sorry. Tacloban ako nag-landing, sister. Pero nagsakay pa kami, papunta naman ang Alang-Alang. Part ng Leyte ang Alang-Alang. Okay? Ang aming kasing airport sa Tacloban. Okay. Oh, happy Valentine's po sa inyong lahat, sa inyong mga puso mga nagmamahalan, mahalang kapatid, mahalang pamilya. Patuloy po tayo umibig, hindi lang dahil sa Feb-ibig, kundi sa buong taon ng ating buhay. Yes. Mami Fem, I'm happy na ngayong araw ay makakausap natin o makakadaupang palad natin si Brother June at Sister Lodi. Pakilala ko na ha? Of course! Our guest speaker couple po ay isang abogado at isang human resources head sa isang business firm. Sila ay biniyayaan ng tatlong nagagandahang babae, si Nalaika na isa na rin abogada, si Jessica na nagtatrabaho sa isang bangko at si Marian na isang estudyante ng medicine. Sila po ay nakilala ko noong pa kami ay makasali sa aming Marian community mula noong 1994. Mula noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago ang pagmamahalan nila sa aming community at ngayon sila mag-asawa ay Vice President for Internal Affairs ng ME. Hindi po lang nagmamahalan, nagmamahal sa aming community. Huh? Siya po ang aming Vice President for Internal Affairs ng ME Foundation of the Philippines. Nasasabi ko pong silang mag-asawa kasi they always do things as a couple. Ang kanilang mantra, couple power, lakas na mag-asawa. So ang mantra po nila ay couple power, lakas na mag-asawa. And they cascade this to all their flocks. Kaya kami rin po ay nai-inspired na maging magandang relasyon ng aming mga asa-asawa. Sana po ay magustuhan ninyo ang kanilang isi-share on how to keep the love burning in their marriage. Mga kausap ng pantahanan, welcome po natin si Attorney Simplicio Virtudaso Jr. at si Sister Loida or Lodi Sanchez Virtudaso. Magandang good morning, good afternoon, good evening. Kung saan lang po kayong naroon ngayon, nakikinig sa palatuntunan ito. Ako po nga pala si June Virtudaso at kasama ko po ang aking kabiyak. Ako po si Sister Lodi, ang idol ni Brother June. Kami po ay nagkapasalamat na kami po ay naimbitahan sa programang ito. At ang ating pong pag-usapan ngayon ay paano ba namin napanatili ni Loida ang alab ng pag-ibig, ng aming pagmamahalan sa loob po ng 32 years na po kami magkasama. Napakaganda po ang topic nito sapagkat sabi nga natin, wala naman talagang garantiya o wala naman talagang tested formula for a very successful marriage. Tama ba yun? Ay, sabi nga nila, ang pag-aasawa daw ay hindi biro. At sabi rin ay, it's not all by the process. Sa aming pagkasama ni Loida, kagaya din siguro ng ibang mag-asawahan, ay naranasan din namin ang yung tinatawag nating three stages of love. Yung tinatawag na moments of love na siguro dapat po nating
gusto namin ipaliwanag, i-share sa inyo, sapagkat sa aming palagay ay kami ni Lloyda ay talagang naranasan namin ito. Yung pong unang stage of love ay ang tinatawag na romance stage. Ito yung falling in love. Talagang ikaw ay hibang na hibang. Ikaw ay talagang in love na in love. Wala kang nakikitang kapintasan. Ako noon, nung niligawan ko si Lloyda, ay talaga namang wala ako nakitang kapintasan. Talagang in love na in love talaga ako sa kanya. Walang kaduda-duda. Talagang pwede nang hindi kumain basta makita ko lang siya. Ganun ako kahibang noon. Makausap ko lang siya. Kasi yun yung ano eh, talagang parma ang mundo. Ang mundo ay nasa kanya. Yun ang tinatawag na romance stage. Ito po ay naranasan sa mga nagliligawan, sa mga bagong kasal, o kaya mga nag-honeymoon. Talagang the world is so beautiful. Talagang ang kabiyak mo, si Lloyda, talagang lahat, talagang wala akong masabi yung panahon na yun. Yun yung tinatawag na romance stage. Talagang in love na in love ka. Kaya illusion, sapagkat wala kang nakitang kapintasan, kaya illusion yun eh. Wala kang nakitang kapintasan. Wala akong nakitang kapintasan sa aking kabiyak. Ngayon, pagkatapos po ng romance stage, ay meron tayong pangalawang stage. Ano yung pangalawang stage? Ito yung tinatawag na disillusionment stage. Bakit disillusionment? Ito po yung tinatawag na falling out of love. Dito ay makikita mo sa inyong pagsasama, sa aming pagsasama ni June, ay makikita mo at madidiscover mo ang kahinaan ng iyong kabiyak. So, dito, makikita mo na yung kanyang kahinaan na during the romance stage ay puro maganda ang nakikita mo. So, nung kayo sa romance stage, tinatago lahat yung mga kung anumang kapintasan ni Lloyda ay hindi ko nakikita. Hindi nakikita yun. Sapagkat yung stage na yun, yung romance stage, ay karaniwan sa atin. Tayo nung kami nag-boyfriend, girlfriend pa ay tayo ay mayroon tinatawag na suot ng mga maskara. Tama. So tinatago natin yung mayroon itong maskara kasi ayaw mong, kasi si Lloyda at ako din, ayaw ko naman ipakita kay Lloyda yung anong mayroong hindi ako kanais-nais. Kaya ako yung nagsusuot ng maskara. Ngunit nung kami ni Lloyda ay nagkasama na sa isang bubong, doon mo na ngayon makikita at yung madidiscovery yung mga maskara na sinusuot niya. Kahinaan na sinusuot niya. Na pag itong pangalawang stage na ito na tinatawag na disillusionment stage or falling out of love, pag ito hindi namin ito na handle na maigi ni Lloyda, ay ito na yung magiging umpisa ng crisis ng aming kasal. Tama. Sapagkat dito ka ngayon panghinaan ng loob, ay dito ka magkaroon ng frustration kasi sasabihin mo, ay, hindi ko akalain na ganun pala si Lloyda. Kung alam ko lang sana, hindi ko siya pinakasalan. Parang bang huli na lahat nung nalalaman ko na ganun pala si Lloyda. O, ano ba yung mga halimbawang hindi ko nang gustuhan sa kanya na hindi ko nakita dati? Nung kami ay nagkasama na, ang talagang ayaw na ayaw ko sa kanya ay hindi talaga sa pangtwal. Lahat ng lakad namin ay palagi kami nalilate at yun ang palaging sanhi ng aming pag-aaway, pagdidebate, kung minsan ay nahantong pa sa mga hindi magandang salita. Dahil nga palagi kami nalilate, ako nahihiya pag kami may lakad kasi ganun si Lloyd eh. Na-discovery ko nung kami nagkasama na. Dati hindi ko na-discovery, hindi ko nakita sa kanya yun. Kasi wala akong nakitang kapintasan hibang sa kanya. Hibang pa siya noon, hibang pa. So, yun yung tinatawag na disillusionment stage na sa ating, sa mga mag-asawahan, ay talaga naranasan natin yun. Kasi walang perfecto sa tao. O ngayon, paano ko ba na-overcome? Paano ko na-overcome yung aking disillusionment? Kasi hindi ko mapupwedeng isasauli si Lloyda sa kanyang magulang dahil sa kanyang kahinaan. Dahil lang ako ay palaging nalilate, kailangan ba ibalik na niya ako sa nanay ko?
Oh, hindi lang naman, actually, hindi lang naman ikaw pala ngilip. Meron din naman ibang kapintasan, din nakita ko, pero binigay ko lang ang example, yung talagang ayaw na ayaw ko sa kanya, hindi siya punctual. Meron ka pang sinasabi sa akin na, na na-discover mo sa akin, sa ating pagsasama. Ano yung na-discover ko sa kanya, sa'yo? Kasi nga, kasama namin ang nanay at tatay ko. Hindi ka talaga marunong magluto. Akala ko kasi Kapampangan, marunong magluto, hindi naman pala marunong magluto. At saka ito pa, ito si Lloyda, pag kami nag-aaway, hindi ito patalo ng rason. Talagang debate kami ng debate. Ayaw patalo. At saka pwede kang hindi, kahit na isang buwan, hindi ako pwedeng kibayin, kaya niya yun eh. Tama yun. Oo. So, ganyan ang mga, yun ang mga nakikita ko sa kanya eh. Kaya niya akong tisin, hindi kausapin eh. Tama po yun. So, parang, ano ba ito ang aking pinasukan? Ito ba ito napili kong kabyako na ganun pala? So, yung disillusionment eh, na ano ako eh. Pero, kailangan tanggapin mo ang katotohanan. Kasi natanggap ko na realize ko na talagang hindi ko pwedeng baguhin si Lloyda. Siya talaga 'yon. So ano ang pwede kong gawin? Ito na yung tatawag, papasok tayo sa tinatawag na the third stage. Ito yung decision to love. Love is a decision. Love is not a feeling. Love is a decision. Ito yung nakita ko na ngayon si Lloyda kung sino siya, yung pagkataon niya, lahat ng mga kahinaan niya nakikita ko. Anong gagawin ko? Kailangan hindi ako ma-overcome sa aking feeling. Kailangan I have to make a decision kung tanggapin ko ba siya o hindi. It is my decision what to do sa kanyang kahinaan. So, ang desisyon ko ay to love her. Wala naman talaga na akong, sapagkat para sa akin, ako'y naniniwala na si Lloyda is God's best gift to me. At so, ganoon din siya sa ako. Sabi nga nila, ang kahinaan ni Brother June ay siya kong kalakasan. At ang aking kahinaan ay siya namang kanyang kalakasan. Kaya nga, we complete and complement with each other because June is God's gift to me and yun talaga yun. So at doon din ay napagtanto namin na talagang itong mga stage na ito, yung romance stage, yung disillusionment stage, at saka yung decision to love. Actually, nangyayari ito kahit anong oras sa ating pag-asawahan, kahit nasaan lugar. Kumisa kasi, kaunting diferensya lang, ayan na. Debate na agad, away na agad. Madaling mag-spark. Pero, kailangan natin yung malampasan. Yung malampasan natin is, for kami ni Lloyda is, to decide, to love. So, tanggapin ko siya, ganun talaga siya. Wala natin magagawa. So, I have never attempted. Bigyan lang ito ng example. Alam niyo po, kami po ni Brother June ay, sabi nga namin kanina, 32 years na po kaming kasal. For 32 years po, hindi po ako nagluluto. Kasi nga po, meron po kaming kasambahay, nandiyan po yung aking nanay. For 32 years, kaya nga po sinasabi niya, nandiyan naman yung biyanan ko, palagi naman nagluluto para sa amin. Dahil nga po nagkaroon ng pandemic, at gusto kong patunayan naman, ako naman po'y karapat-dapat na maging na asawa ni Brother June, kahit na hindi pa naman siguro huli ang lahat, for 32 years, hindi po ako nagluluto. Ngayon po, natuto na po ako magluto, hindi pa naman po huli ang lahat. Para lang po siya mapasaya. Kahit na po nagkaka-late-late na ako sa opisina, ay pinagluluto ko po rin si Brother June. Yun nga lang po, palagi kong sinasabi, anong lasa? Kung hindi po maalat, matabang. Pero ang sabi ko sa kanya, ang pinakamasarap na luto ay walang iba kundi lodo ng asawa. Tama po yun. Yun lang yun. So, that is the way how to make her happy sa kanyang ginagawa. How to make him happy too. Yes, kasi yun ang gusto ko eh. Gusto ko, lodo ng asawa ko. Yun. Kahit na matabang, maalat, bahala ka dyan, basta niluto ko yan.
Ngayon, meron pa rin kaming isang isishare din sa inyo paano namin napanatili yung alab ng aming pag-ibigan ay ako ay talagang maaari akong seryoso tingnan sa ibang tao, pero sa totoo lang, I am a very passionate lover. Yan, aking garantiya yan. Pag kaming dalawa lang, eh talaga ako'y malambing sa asawa ko pag kaming dalawa lang. Siyempre. At saka, yung dati kong ginagawa sa kanya, nung ako'y nainiligaw pa sa kanya, ay ginagawa ko. Halimbawa, yung pagbibigay ko ng tsokolate, pagdi-date kami ako. Kasi nung kami nainiligaw pa, talagang kung saan-saan ko dinadala ng restaurant, siyempre kunti pasikat na kunti. Yung mga mamahaling restaurant na hotel, ano? Ngayon, noon yun, no? Pero hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin. Ayokong sasabihin niya na, eh kaya mo ako pala dinala dahil noon, dahil nangligaw ka. Sabi nga nung kapatid ko, baka sa umpisa lang yan, kasi nangliligaw lang yan. Kasi nakita kami ng kapatid ko, nagde-date kami sa magandang hotel. Sabi ng kapatid ko, sa umpisa lang yan. Pero hindi po yun totoo. Oh, talagang kung... Hanggang ngayon po, nagde-date pa rin kami. Oh, palagi mo, nanood kami ng sine. Kahit yung mga sine ayaw ko, pero gusto niya. Sinasama ako siya. Pero hindi niya alam. Kuminsan natutulog ako, hindi niya alam. Pero importante, sinasama ako siya. Yung probinsyano po, nanonood ako ng probinsyano. Si Brother Jun, nanonood na rin ng probinsyano. Oo, dati. Oo, dati. Hindi ako nanonood. Para maki... ganun lang talaga. Yung... kung sasalibigaya, doon na rin ako. Para walang debate. So, yun ang isa sa mga sekreto at saka talaga yung open kami na my life is an open book to her. Pero ang sabi ko sa kanya, kung sino man ako noon, wala natin magagawa. Ang importante ay alam niya kung sino ako. Mula nung kami nagkasama hanggang ngayon, alam na alam niya ako. Open book ako. Wala akong kayo aking cellphone. Ay, alam niya kahit ang may cellphone, kaya pwede nang gamitin, pwede nang buksan. So I'm sorry ha, kaming dalawa, wala na kaming no such thing as privacy sa aming dalawa. That is how we treat each other. Yung cellphone niya, gagamitin ko. Cellphone ko, gagamitin niya. So wala kami tinatago. I am an open book na sa kanya. Ganun, in the same manner, ganun din sa akin. So wala kami tinatago. Bukas na kami sa isa't isa. Ito pa po yung isa na napansin din namin bilang mag-asawa. Sa tinigal-tagal po ng aming pagsasama ay iniisip ko pa lang, naisip na rin niya. Hindi po namin alam ang dahilan kung bakit pati ang aming wavelength ng pag-iisip ay parehas. So ganun, kung palagi kayong nagkasama, palagi kayong nag-uusap, talagang pati pag-iisip niyo, makaparehas na rin. So, all these things, you are able to, keep the flame of love burning. So, and of course, sa amin pong 32 years of marriage, with God's as the center of our relationship, ay hindi po talaga namin namimiss na kasama sa aming paglalakbay ay kasama natin si Lord, namin si Lord sa takbo ng buhay. So sa aming relasyon ay tatlo kami, triangle kami. Ako, si Loida at ating Panginoon. Yes. So it's a triangle relationship. And of course, kasama po namin sa mga paglalakbay na ito, yung pong aming mga anak na patuloy din namin kasama din sa aming pagdadasal. Kaya nga, ako'y pwede kong sabihin, pag magmalaki ko sa kay Loida, na ako'y naging tapat sa aking sinumpaan sa kanya nung kami kinasal, na ako'y tapat at wala ko ibang walang left and right. Diretso lang. Kaya nga, sabi ko, tutunan ko para walang problema, I have to fall in love with one and the same person, that's my wife. That I can guarantee, yung pagsabi ko sa kanya, kung pagdating ng panahon, ito pabiro lang ito, pero sinasabi ko sa kanya, pero totohanin ito sinasabi ko, pagdating ng panahon, kung meron mang pagdating sa aking hantungan,
ay mayroong mga ibang tao magsabi, "Uy, anak ako ni Simplicio Bertolaso." Ay sabi ko sa kanya at sa mga anak ko, "You can burn my grave." That is how faithful I am to my wife. I pray to God. Sabi ko sa kanya, pagdasal niya ako, sana ako ay manatiling ganyan, maging tapat sa aming pag-iibigan. Maging tapat po kami sa bawat isa. So with that, naway Katapano ay nakapag-share kami sa inyo ng aming kaunting karanasan kung paano namin napanatili ang aming pag-ibig sa bawat isa. Sa bawat isa sa loob po ng 32 years. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless. God bless. Ayan, mga katahanan, maraming salamat po, Daddy June, and of course, Mommy Lodi, for napakaganda at napaka-enriching na sharing na ibinigay niyo po sa amin. Ako talaga, Mommy Narlene, ay sobrang napahanga nila Daddy June, and of course, ni Mommy Lodi. So, kung nakita sa kanila ang napakagandang ehemplo kung paano ba talaga ang ating marriage ay mag-work. At sana po ay lagi nating tandaan yung kanilang mga payo kasi talagang kapupunitin po talaga natin ang araw. So, Mami Marlene, bago natin isa-isahin ating mga nais ituro or hindi lang ituro, parang dadagdagan lang natin yung mga nabanggit nila ni June and nila Mami Lodi, no? Kasi, although nasabi na nila, pero i-re-emphasize natin ng konti ang ilang mga points na kailangan natin tandaan. At isa na nga po dyan, yung sinabi po ni Spencer W. Kimball. Sobrang napakaganda dito. At ito po ang magpapatutuo ng mga sinabi nila Daddy June at ni Mami Loida. O Loida. Talaga kayo dalawa. Ayan, sabi nga po, love cannot be expected to last forever unless it is continually fed. Portions of love, manifestation of esteem, and admiration, the expressions of gratitude. Ayan. And the consideration of unselfishness. Ayan. Yes. Para lalo nating ma-internalize, maisa puso itong sinabi po ni Spencer W. Kimball at syempre yung mga nabanggit kanina nila ng ating guest. Ito po ang apat na tips na kailangan natin tandaan para po mag-last ng ating marriage relationship. Ayan. Mami Narlene, umpisahan ko na muna ha. Number one is to take time for each other. Ayan. This is a very, very masasabi ko, challenging part of marriage nowadays because we are so busy. Marami tayong kabisi-bisihan, Mami Narlene. Andiyan ang pag-aaral at lalo na yung pagtatrabaho para maitaguyod ang ating pamilyan. Dapat lang naman, di ba? Kaya lang, sabi po ng ating mga eksperto pagdating po sa love and relationship, ito po ang number one nating dapat hindi tatanggalin sa mag-asawa. Yes. Take time for each other. At isang punto po dyan, katulad din po ng nabanggit nila ng ating guest couple kanina, kailangan daw si Daddy June. Yes. Mag-set aside tayo ng oras. Ibang oras, yung bang pinag-usapan ninyong mag-asawa na dapat meron tayong oras para sa ating dalawa lang. Iba yung oras para kasama ang anak. Iba rin yung oras na kayo lang dalawa. Yan. And it should be something regular. Hindi kailangang mamahaling place din na pupuntahan para lang magkaroon ng bonding. Correct. Hindi lang talaga kayong pinag-usapan na oras o panahon kung kailan kayo magkakaroon ng oras for each other. At kung ano naman yung mga activity na pwede enjoy for each other. Yun. Pero alam mo, Mami Marlene, ang nakikita ko dito, taking time for each other. Basta sa pinaka-importante is together as a couple. Ayan. So, Mami Marlene, aside from that, ano pa ba? Ano yung pangalawa?
meron tayong sinasabing have fun together. Hindi lang naman 'to ginagawa nung nagliligawan lang o nung bago lang kayo mag-asawa. Dapat you always find time to have fun together. Lalabas kayong dalawa, minsan mamamasyal kayo sa luneta kahit walang pera. Diba, hindi naman kailangan magpunta sa mga lugar na napakabongga, napaka-expensive. But, if you will be given that chance, why not? Diba, Mami Fem? Yes. Dapat, oo. Dapat meron tayong tinatawag na continue hanging out together. Strolling in the park, sa plaza ninyo, kahit sa plaza lang kung meron kayo sa inyong lugar, o kaya sa mga mall na naglalagay sila ng mga provisions for garden or for little park. So dapat talagang bigyan nyo ng time ang isa't isa. Kung pwede nga kayong pumunta sa circus, sumakay ng Ferris wheel, why not? No? Para lang ninyong nire-reminis sa mga panahon na nag-uumpisa pa lang kayo, that you find things worthy and enjoying together. Isa sa very fun things to do together na mag-asawa ay to take a bath together. Naku, napakaganda niyan. Napakasayang experience yan para sa mag-asawa, no? Of course, you will enjoy each other. And of course, tinatawag din nila Daddy June at saka ni Mami Loida na couple power din yun. Ha? Siyempre, kuskusan with each other, ganun kasama yon. And even in the house chores, kailangan you must have them doing it, having it fun doing things together. Si Mami ang nagluluto, siyempre si Daddy ang kakain. O, di ba? Doing things together. Ayan. So, maraming bagay pa. Just find time to do things. Yung sinasabi ni Mami, take time together. Take time for each other. And at the same time, do not lose that fun of being together with each other. No? Kalimutan yung mga nega-nega. Always remember the good things, the happy things in your life. Ayan, Mami Fem. Yes, Mami. Thank you, ha. Ganda nung sinabi mo. At sa idagdag ko rin, no, yung having fun together, hindi naman kailangan nakaschedule yan. Diba? Yung mga simpleng biruan. Yes. Yung magagandang ano lang, pa-happy vibes. Ganyan. Yan, having fun together. And of course, number eight is talk frequently and often. Ito kasi yung mga bagay na minsan nakakalimutan na rin ng mag-asawa. Alam mo ba, Ma'am Carly, na meron advice ang ating mga experts pagdating po sa ganito? Meron silang binigay na magagandang tips para daw po yung tinatawag nating frequent communication and positive communication ay manatili sa mag-asawa. At isa na dyan, when we communicate, we express it in many ways. Hindi lang ho yung usap, no, Mommy and Daddy. We can do it by, you know, smiling, di ba, Mommy? Or brushing the hair of your partner. Ayan, yeah. A gentle touch. Sign of endearment. Yes, yung mga, di ba, kaya nga nagtatawagan yung mga mag-asawa ng honey, yun, di ba, part yun ng communication na maganda. Hindi yung pangalan lang ang sinabi, di ba? And then, ano pa ba? Ito ay number one. Kasi sa ating mga Pilipino, parang hindi tayo ganito yung saying I love you every day. Parang hindi talaga siya natural sa atin, di ba? Pero parang na-realize ko na bakit naman hindi natin pwedeng gawin yon kahit hindi natural sa kultura natin. Diba? Kasi magandang ano pala ito, isang magandang pamamaraan para i-close kayo ng asawa. Aside dun sa pagsabi ng I love you, maganda rin pala, Ma'am Marty, na mabanggit natin na siya yung pinakagwapo or pinakamaganda. Ay! Sa iyong paningin. Correct. Diba? Oh, you're so beautiful. Yes. Dapat ganun eh. Hindi yung parang taba-taba mo. Dapat hindi ganun. Dapat kahit tumaba na si Mami. Or kahit itong mataba.
Kung nag-itsura, nag-iba na yung itsura ng partner mo, hindi na siya sinaganda nung una mo siyang nakita, kailangan siya pa rin yung pinakamaganda, pinaka-sexy sa paningin mo. Dapat ganun din sa babae, di ba? Hindi yung nilalaki mo ang iyong partner. Kasi minsan diyan nagkakaroon ng nagkakaroon ng problema ang mag-partner. Naglalaitan. Dapat no, should not be. Dapat positive lang po tayo. Stay in love for partner, yung asawa. Yes. At mami, nasabi din po ng mga expert na kapag ka daw pala, lalo na po nag-asawa po kayo, meron po kayo kailangan ilaan at least 5 minutes of your time talking about 2 topics. Yan, mami. At 2 questions po ang kailangan ninyong pag-usapan doon sa 5 minuto na yun. Una, ano ba yung magandang nangyari sa araw na to? Yan, sa inyong 2. Yan, di ba positive yun, mami? At 2, ano yung mga na-enjoy ninyong mag-asawa sa araw na to? Yun lang 2 yun. Okay. So, meron naman tayo sinasabing perform acts of kindness. Yan. When 2 couples are showing kindness to each other, it is rippling or gives a ripple effect on other people without even knowing that they are being kind to others. In any status in life, we should show act of kindness, most especially to the least of our brothers and sisters. Kindness sa lahat ng kasama sa bahay, lalong-lalo na sa mga gumagawa ng mga gawain na di natin maharap because of our respective jobs. We have to be patient with their shortcomings, and also there are expectations that they do not meet. Okay lang yan. Though minsan nagkakamali sila, let us keep on being kind to them. Because being kind to other people will reward us or will reward you with loyal and real people who will stand by your family. Your act of kindness will manifest into your children, and they will be bringing that in those traits wherever they go. So, kailangan sa mag-asawa, lagi rin may act of kindness. Hindi dahil porot mag-asawa na kayo, binabaliwala mo na lang. Pag pinagtimpla ka ng kape, sasabihin mo sa kanya, "Dear, thank you. Ay, ang sarap naman. Kahit ang sobrang tamis, masarap pa rin." Di ba? Yes. Kung matabang naman, masarap pa din. Di ba? Di ba sabi nga ni Mami Lodi, ni Mami Idol, ni Mami Lodi na, 2 lang ang lasa ng kanyang luto, pero sarap na sarap si Brother June o si Daddy June. Ganun talaga. Always give words of encouragement and positive words. At by doing so, very kind ka sa iyong partner. Yes. No? Diba? Tama po. That will give you, yes, that will give you a long and lasting marriage. Siyempre, talagang ganun sa buhay, walang perfect. Pero, if we want to stay forever, kala tayong 2, kayong 2 mag-asawa, ay nagtutulungan. Diba, Mami Fem? Mami Fem, ilang taon na kayo mag-asawa? 26. Oh, nakalagpas ka na sa silver. Yes. Oh. Kami naman, 35. Oh, di ba? 35 years na kayo. Yes, 35 wow. Years. So long way to go to forever. Sige lang. Oo naman. At kaya nga naman, Mami, itong pinaka... Ito pong aking i-share sa inyo, ito yung pinaka-summary ng mga pinag-usapan natin. At nung sharing po, oh, yes, ng Daddy June and ni Mami Loida. Mami Lodi. Yeah, Lodi kasi idol natin si Mami Loida. Idol, oo. Ayan, marriage relationships, sabi nga po ni James E. Faust, will thrive when husband and wife show love and appreciation to each other. Acts of tenderness, consideration, and compassion are essential nutrients. When individuals receive these nutrients, they feel alive and motivated
to reach their highest potential. A husband and wife should not expect that everything will always go well, but if they love and respect each other, they will find great satisfaction in marriage. Ayan, mami, with that, I'm sure na ang ating pong mga katahanan ay na-refresh at sila po ay na-remind ulit na today is ano Valentine's Day, di ba? And then, di pala. Yes, oo. Kahapon. Sa Sunday. On Sunday, tomorrow. Ay Valentine's Day. So, sana isa puso natin, magawa natin yung mga napag-aralan natin ngayong araw ng Sabado. At syempre, Mami Martin, ano ba ang pagkakaabangan nila sa susunod? Ayan, mga kausapang pantahanan. Sana kayo ay kinilig sa ating mga panauhin sa episode na ito. Madali lang naman pala ang road forever if we will try to do it. Removing pride and just keep on loving. Usap-usap ang mga mag-asawa at give in time always. Or give it time. Hindi yung kumay time lang. Huh? Give it time always. Okay, sa susunod na usapan, abangan naman natin ang mga family businesses. Para mas masaya din ang pagmamahalan, dapat may laman din ang wallet or bulsa. Di ba, Mami Pem? Yes. Ang ating pag-uusapan naman ay ang pagpapalago ng isang family business. Family nila Mami Daddy Baldwin at Josephine Felipe, ang kanilang general merchandising, at ang family nina Elan Dan Aquino at si Matthew Aquino. Franchisee ng siomay ni Luis Manzanas. Aba, bongga. So maririnig natin yan next week. At sana po ay may matutunan din tayo para makadagdag sa ating income. Lalong-lalo na ngayon na marami pa rin ang walang trabaho because of this pandemic. Ito kasi, Mami, po yung mga opportunities na binibigay kahit maraming mga problem sa buhay. Oh, basta tayo ay masipag lang. So we will hear from them next week. Huh? At kita-kita ulit tayo. At maraming salamat. Marami pong salamat sa Lord sa masayang kwentuhan. Ingat po tayong lahat at please don't forget to like and subscribe to our Usapan Pantahanan YouTube channel. At Mami Fe, may announce ko rin bago ako mag-end ng greeting ng pagmamaalam kasi ikaw na susunod. Ano? Yung pala mga prize po natin na nagnalo sa mga live episode, paki-wait lang po ng konti ha kasi nandito pa ako sa aking mother-in-law dear at binisita namin. Pagbalik ko, saka ako naasikasuhin at ipadadala. Just send in the address na lang, Mami Fem. Huh? Yes. And of course, and if it's not asking too much, mga kausapan, please like, subscribe, and share to my YouTube channel, Lalins Project. Ayan, Mami Fem, happy Puso Day! Yes, happy Puso Day sa inyo. Every day, dapat happy puso. And have a nice weekend. Ito po si Mami Fem at si Mami Narlene na nagpapaalam po pansamantala. And see you next week. Bye! Bye-bye!